Treasure Hunting Weekend, mga katiyats. Kami ngayon ay bumabalik sa aming dating lumang treasure site sa isang bundok dito malapit lang sa amin para i-confirm kung yung na-detect namin noon at hinukay namin noon ay merong laman. Dahil meron na tayong magandang gamit, kaya nitong malaman kung merong valuable item na nakabaon sa site. Okay, bago tayo mag-umpisa, shoutout muna tayo sa lahat ng ating mga katiyets. Shoutout dyan sa mga katiyets natin sa Luzon, Visayas, Mindanao, at dito malapit sa akin, sa aking mga kaibigan na tiyets. Shoutout dyan sa Himuog City, dyan sa Manolo Fortich, at shoutout din dyan sa ating mga katiyets sa Bayabas, Surigao del Sur, at dyan sa San Miguel Magruyong, sa lugar ni Mang Berto Morales. Ako'y pupunta dyan this coming weekend. Right, so eto si Pendulum na ang naglilinis ng site. Merong Chinese bamboo rito na nag-iisang puno lang. At ang pinakamagandang sign dito ay itong nasa niyog. Merong remarking, mga bagong marka na ginawa ng mga itong pinadalang mga treasure hunters ng Korea at Japanese. Ang mga ganyan ng mga treasure hunter na pumupunta dito ng sikreto ay hanggang sa ngayon ay nag-remarking pa rin sila sa mga punong kahoy, especially sa mga niyog, dahil ang mga gubat noon ngayon ay tinaniman na ng mga niyog. Kaya makikita natin sa mga niyogan ang mga kakaibang marka na yan. Ito yung hukay namin noon, kaya natabunan na. Kaya binalikan namin kung tama yung hukay, kasi mababaw lang ang pagkahukay niya noon. Okay, yung nag-iisang puno dun, yun ang may remarking. Atin yan puntahan maya-maya at makikita nyo ang remarking na kakaiba talaga. Para siyang ahas na pababa o isang napakataas na guhit pababa at mayroong dot. Ito ang harapan ng remarking. Diyan nag-detect ang ating mga manual na gamit tulad ng ganyan. At maya-maya atin din yan i-scan ng ating proton helix. Ito yung natirang tubo ng Japanese bamboo yun, no? Yung dilaw na maliit na bamboo, nag-iisa lang dyan. At yung mga bamboo sa unahan, yun ay native Filipino bamboo. Kaya maganda itong site na ito. Promising. At meron akong ibahagi sa inyo mamaya ng mga araw na malakas ang release ng aura. Base na ito sa aming experience. Okay, yan no, mga katiets. Kakaibang remarking, di ba? Pahaba siya at may guhit sa dulo niya na papuntang kaliwa. Kaya pwedeng mali kami sa aming sa na-detect. Pwedeng malapit lang sa punong niyog. Kaya kung makakita kayo ng ganyang ganong remarking na may guhit na nag-slant sa dulo nito, ay subukan nyo ang kaliwa ng puno. Mga 3 to 5 meters. Kasi dito sa ito, mag-detect siya, pero mamaya makikita nyo sa ating scanning ay napakahina niya. Ito na site, itong may Chinese Japanese bamboo na kulay dilaw na maliliit. Ayan, mag-detect talaga siya sa ating mga manual na gamit. Kahit sa electronic circulator ay umiikot dyan. At harapan niya ng niyog, kaya akala natin diyan. Pero mamaya, malaman natin na napakahina ng value niya sa proton, sa ating scanner. Okay, kami lang tatlo dito ni Invisible Man, the Pendulum. Kami lang tatlo sa bundok. At dito aabutin kami ng alas 7 ng gabi. Dahil talagang minamabuti namin na i-scan ito inch by inch. Ayan, paulit-ulit na inaano namin ang lugar.
kasi diyan nga malakas ang ikot ng ating mga locators. Kaya minsan, huwag tayong mag-rely sa ating mga gamit. Gamit din tayo ng analysis sa mga signs. Isa pa na tip ko, kapag ganito na napakaraming pula-pula sa inyong scanning, mga ka-TIETS, hindi iyan object. Kapag ganyan, kalat-kalat ang pula, yan ay minerals lang. Ang solid object, yung nag-iisa lang siya at medyo maitim na pula. Maitim ang pagkapula ng solid object. Example, bilog na solid object, oblong, rectangle, ganyan ang mga hugis na solid object. Ang talagang merong laman sa inyong proton, sa ilik. Proton ilik LB16. Ngayon, ito ang mga araw na maganda sa pag-detect. Kasi sa araw na ito kami palagi makadetect ng positive at malakas na reading. Ang araw na ito ay Lunes. Wala nang iba sa amin. Ang lahat, ang ibang mga araw ay mahina ang detection. At ang pinakamahina sa lahat ay Martes at Biyernes. Yun ay sa amin yun na experience sa proton. Iwan ko lang sa ibang gamit, basta Lunes at Biyernes ay talagang napakahina. 3 digit lamang, pwedeng 300 lang, 200 lang, ganyan. Mahina talaga. At ang pinakamaganda ay 5 digits ang marating nyo. Example, 20,000, 30,000 value reading sa yung bandang kaliwa ng inyong laptop, makikita nyo yun ang value. Okay, so ito, live scan kami, ay ganun pa rin, 3 digit pa rin ang value. Ngayon, nag 4 digit na siya dahil gabi na, nasa 1,000 na siya. Pero kanina, 300 lang yan noong araw. Kaya, ang araw na ito ay Biyernes ngayon. At mahina ang super hina ng detection. Yan ang aking may share sa inyo ng mga magandang araw. Lunes talaga ang pinakamalakas sa amin. Doon kami nakakuha ng detection na umabot ng 30,000 at 31,000 sa proton. Pero hindi ito, iwan ko lang, applicable sa ibang brand ng scanner. Pero sa proton, yun ang araw na malakas siya. Okay, so 6 PM na. At maya-maya, didilim na yan. Kaya madilim na. Ganun pa rin, 3 digit pa rin ang reading. Ibig sabihin, mahina pa rin. Detection pa rin ng Sowell. Kaya balik kami by next week at puntahan na namin yung gilid ng punong niyog na mayroong remarking na parang mahabang ahas na pababa. Okay, kasi dito ito, wala talaga. Kalat yung ganyang pula. So, ganyan na mga hugis na kalat ay hindi talaga yan object. Yan ay mga bato lamang, mga minerals underground. Alright, salamat sa lahat ng ating mga ka-TIETS. God bless us all at sana suratihin kayo sa inyong paghukay ng mga Yamashita Treasures. Paalam at ingat!